Base po sa report na lumabas, meron pong solusyon na naisip si Sir Ricky Vargas para makubuo ng isang maayos na koponan para sa OQT or Olympic Qualifying Tournament at FIBA Asia Cup. Si Al Francis Chua, inamin po niya na si Justin Brownlee pa rin ang the best at fit para sa Gilas bilang naturalized player. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Matapos kuhanin ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya sa Asian Games versus Jordan, nakatutok ngayon ang pansin sa pagbuo ng koponan. Pwede pa ba ang PBA sa isyong yan? Tingnan po natin na sinabi ni Sir Al Francis Chua sa report ni Sid Ventura sa ESPN. Kailangan nating magplano para sa hinaharap. Una, kailangan mong i-check ang schedule. Ang schedule ng PBA. Kung kukuha ka ng PBA players para sa FIBA Asia Cup qualifiers, hindi ito uubra kasi ang schedule natin ay hanggang February. Kaya ano ang susunod mong hakbang dyan? Makakakuha ka ba ng mga players mula sa UAAP at sa NCAA? Hindi biro yan. Kailangan mong planuhin yan. So ang schedule natin sa FIBA Asia Cup is February. Kung titingnan mo ang kalendaryo, medyo konti na lang ang panahon. Oktubre na po ngayon. Ilang buwan na lang po yan, di ba? Hindi naman agad-agad available lahat ng players katulad ng sinabi ni Sir Al Francis Chua. Kailangan muna nilang i-check ang yung schedule. Kung medyo hindi tugma sa schedule ng PBA, delikado po talaga pagbuo ng koponan na sasabak po sa FIBA Asia Cup at sa Olympic Qualifying Tournament. Mabigat ngayon ang kakaharapin sa pagbuo pa lang ng grupo, di ba? Hindi lang po kasi FIBA Asia Cup ang kailangan paghandaan. Andyan din kasi ang OQT o ang Olympic Qualifying Tournament. Anong masasabi dito ni Commissioner Willie Marcial? Ito po ang sinabi ni Commissioner Willie Marcial sa report ni Sid Ventura sa ESPN. Tungkol sa OQT at FIBA Asia Cup, kailangan muna nating makipag-usap sa SBP. Pagkatapos nating makipagkita sa SBP, kailangan naming makipag-usap sa mga governor tungkol sa plano. Governor po yan sa PBA. Ha? Kailangan ng SBP kasi na magpresenta ng isang plano para sa mga governor. Saka natin makikita kung anong maibibigay ng PBA. Pero tulad ng sinabi ni Rosales, talagang naghihirap ang PBA. Nakararanas kami ng mga pagkalugi. Marami na kaming isinakripisyo. So base sa pahayag ni Commissioner Willie Marcial, babase po ang lahat ng yan sa magiging presentation or plano ng SBP para sa hinaharap ng Gilas Pilipinas, particular po sa pagsalang nila dito sa OQT at FIBA Asia Cup. Totoo naman kasi na malaki na rin po yung isinakripisyo ng PBA. Tapos kung kukuha muli ang SBP ng players sa kanila, tsak maaapektuhan na naman ang kampanya ng bawat koponan sa susunod na conference, di ba? Yun ang tila inaalmahan po ng PBA na kung tutuusin, valid naman po yung reason. Kaya lang, bayan po yung nakataya dito sa bawat galaw po ng Gilas. Kaya hindi talaga nila matanggihan. Okay, sabihin na natin na nakabuo ang SBP at PBA na isang koponan para sa OQT at FIBA Asia Cup. Sino naman ang sasalang bilang head coach? Problema pa rin yan, di ba? Pwede pa ba si Coach Tim Cohn? Ito po ang sinabi ni Sir Al Francis Chua sa report ni Denison Ray Dalupang sa Inquirer. Actually, hiniling lang namin sa kanya, kay Coach Tim Cohn, na i-coach itong team sa Asian Games. Kung siya ulit yung magko-coach ng national team, depende yan sa schedule. Kailangan mong intindihin na ang tao ay hindi maaaring mag-coach ng pambansang koponan at pagkatapos magko-coach siya sa PBA. Magkakaroon tayo ng PBA. At ano, haharapin din natin to? Paano pamamahalaan yung practice? Yun ang point doon. Paano natin i-organize yan? Sabi nga po nila, di ba, hindi tayo pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. Kung saan ka nakatutok, dapat yun na lang muna. Ibig sabihin, kung PBA, edi PBA na lang muna, di ba? Kung national team, edi national team na lang muna. Parang ganon. Kumbaga mahirap mag-focus in case na dalawang gagawan mo or gaganapan mo ng trabaho. At alam na alam po yan ni Coach Tim Cohn at Al Francis Chua. Tungkol doon sa practice, mahirap talaga kasi kailangan hands-on ng coach sa alinmang ball clubs or kung dito sa Gilas Pilipinas, di ba? Whether Gilas or PBA po yan, napakahirap po talaga yan. Dahil sa kahirapan ng schedule, may naisip na paraan si Sir Ricky Vargas. Ano ang naisip niyang posibleng solusyon sa problema para sa Gilas Pilipinas? Ito pong sinabi ni Sir Ricky sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Siguro kailangan nating tumawag ng isa pang summit, di ba? Kung saan nando doon ang PBA, mga kinatawan mula sa UAAP at ang kinatawan sa NCAA.
Maganda actually yung idea para mas malaman po ng bawat kampo kung ano yung nararapat na gawin, kung sino yung available at hindi, di ba? Kung pwede ba ang NCAA, UAAP, or PBA na lang ulit. Sa ganung setup, mas maiintindihan po ng bawat panig ang problema at posibleng makabuo po sila ng isang magandang solusyon doon mula po sa pag-uusap na gagawin kung sakaling ituloy po yung idea na yon mula kay Sir Ricky Vargas. In fairness naman kasi sa PBA, matindi na rin na naging sakripisyo nila nitong nagdaang World Cup. Kung sakaling ituloy ang nasabing summit, ano ang posibleng uunahing desisyonan para sa Gilas Pilipinas? Ito pong sinabi sa Ricky Vargas sa report ni Denison Ray Dalupang sa Inquirer. Ang unang bagay na kailangan nating pagpasyahan ay ang pag-align ng aming mga kalendaryo para available yung mga players. Yun ang mahalaga. Siguraduhin na sila ay magagamit para sa bansa. Maganda yung adhikain ng summit. At least malalaman po nila na magagamit ang players base po sa kalendar na ia-align po nila. Kasi mahirap talaga kung ura-urada, di ba? Ikakasay yung kuponan or bubuo ng kuponan. Huhugot dito, huhugot doon, tapos hindi pala tugma sa schedule, so wala rin kwenta. Wish natin talaga na matuloy ang ganung setup para maging madali ang pagpili or pagbuo muli ng kuponan para sa OQT at FIBA Asia Cup. Sakaling makabuo muli ng kuponan, sino naman ang nakikitang fit bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas? Kung si Al Francis Chua ang tatanungin natin, may nakikita siya kay Justin Brownlee. Ano nga ba nakikita niyang ito? Tignan po natin ang sinabi niya sa report ni Sir Ruben Terrado sa Spin. Si Justin, hindi lang siya magaling na player. Si Justin, kaya niyang pagalingin yung teammates niya kasi namamasa siya. Team player kasi siya, di ba? Naiintindihan niya yung basketball. Alam niya kung kailan siya bubuslo. Well, lahat naman tayo siguro witness na nangyari sa China sa Asian Games. Hindi lang yon, maging yung mga nagdaang bakbaka ng Gilas na kasama siya, makikita mo talaga yung kanyang mentality na ibinabato niya ang bola sa kasama kapag nakita niyang pwede. Kung alam naman niya na pwede siya, saksak na lang siya. Again, yung bakbaka nila versus China, doon sa dulo kitang-kita mo kanyang kumpiyansa. Maganda pa doon, huling minuto na kaya hindi na nakahabol pa kalaban. Pero paano nga ba nasabi ni Al Francis Chua na fit si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas bilang naturalized player bukod sa nakita niyang namamasa talaga? Ito po ang sinabi ni Sir Ruben Terrado sa Spin.ph. Sinabi ni Al Francis Chua na kapansin-pansin ang kinang ni Brownlee sa laban versus China kung saan mayroon lamang siyang 6 na punto sa first half pero kalaunan ay nagtapos na merong 33 points. So kitang-kita naman kasi yung ginawa ni Brownlee versus China, yung tipong kapag kailangan mo ng rescuer, andyan lang po siya, lalo na kapag lulubog na yung bangka, di ba? At yun ang nangyari sa Gilas at kay Brownlee sa huling kanto ng bakbakan versus China po yan. Anyway, sino man ang isa lang po nila dyan, sigurado naman tayo na pinag-isipan nilang mabuti yan, maging coach man yan, players or naturalized. Sana makabuo tayo ng isang malakas na kuponan para sa OQT at FIBA Asia Cup. So guys, maraming salamat.